Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na po ako kakontra. So subuhan ko po gawin yung mga sinasabi niyo sa akin kasi hindi lang po yung Narito na nga ang ating pagkabangan sa abot kamay na pangarap dahil sa hindi nga pinapaniwalaan ni Lynette itong sinasabi ni Annaline na itong si Doc Carlos ang may gumawa dito sa pamumukmok dito sa ama ni Annaline na si RJ. Dahil dito napagtalunan ng lahat na dapat ay hindi magbintang itong si Annaline hanggang sa dumating nga itong si RJ at sinabi ni RJ sa kanila na pinagtutulungan nila ang kanyang anak na si Annaline. At dito naman na nagkainitan at umabot sa suntukin ni RJ itong si Michael dahil masyado nga itong pakialamero at mas kinakampihan pa itong si Doc Carlos Benitez. Kaya naman nagkakagulo na nga. At nagbigay naman ng payo itong si Doc Carlos dito kay Lynette na sana iiwas muna itong si Annaline na makipagkita dito kay RJ. Kaya naman wala ng choice itong si Annaline kundi ang magpanggap na susubukan ngang tanggapin ni Annaline itong si Doc Carlos at hindi natututol sa kung ano man ang dapat gawin ni Doc Carlos at dito nga ni Lynette upang nang sa ganun ay matutuklasan nila kung ano nga ba ang tunay na pagkatao dito ni Doc Carlos at kung ano ang sikretong tinatago nito na hindi pa nila nalalaman. At dito nga na sinabi ni Annaline dito kay Doc Lindo na parang may kakaiba nga dito kay Carlos Benitez at hindi pa nga nila ito tuluyang kilala. Nagtanong naman itong si Doc Lindo na kung ano daw ang napapansin ni Annaline dito kay Carlos Benitez. At naabutan naman ni Lynette na umiiyak nga itong kanyang anak at dito niya na masinsina na kinausap. At dito rin na sinabi ni Annaline kay Lynette na simula daw ngayong araw ay hindi na daw siya tututol sa kung ano man ang mga desisyon ni Lynette at Carlos. At susubukan na nga daw niya itong tanggapin. Kaya naman napayakap naman ang husto itong si Lynette dito sa kanyang anak. Samantala, inaakala naman dito ni Giselle at Don Pepe na traitor nga itong si Doc Remeneses dahil siya nga ang ginawang medical director dito ni Moira. At dito naman na sinabi ni Don Pepe na walang hiya daw itong si Ray pagkatapos na siyang pagkatiwalaan ni RJ at naturingan pa siyang best friend nito ay ganito nga ang kanyang gaganti. At dahil sa pakiusap nga dito ni RJ kay Doc Ray na huwag mag-resign at pakisamahan din itong si Moira nang sa ganun ay malalaman nila kung ano ang mga pinaplano at binabalak ni Moira dito sa FX. Dahil kung mapunta nga ito sa ibang tao ang FX ay tuluyan na nga itong mawawala kay RJ. Kaya yun nga, sinasakyan naman ngayon ni Doc Ray ang mga desisyon at plano ni Doc RJ dito nga sa kanila. Samantala, nabawasan naman ng mga nurses at doctors dito sa FX ngayon dahil sa ginawa nga ni Moira at tuluyan na nga niya itong binalayas at sinisisante. At natuwa naman itong si Zoe dahil sa ginawa ng kanyang ina. At kung sino pa daw ang gustong sumama dito kinaiba na nurse Karen ay pwede na daw sumama. At tila hindi naman nagustuhan ni Dr. Antonio Luke ang ipinakitang ugali dito ni Moira. Kaya nakapag-isip-isip na rin itong si Dr. Antonio Luke na mag-resign na rin dito sa Apex dahil tila hindi na nagiging maganda ang takbo ng ospital na ngayon nga ay hawak na ito ni Moira. At dito naman nakiusap itong si Zoe na huwag umalis itong si Dr. Antonio Luke dito sa Apex dahil siya lang din ang inaasahan nito. At sino-sino pa nga ba ang mga kaibigan ni Annaline na magsibalutan dito sa Apex na ngayon nga ay kinokontra itong si Moira at magrereklamo nga sila sa dole nang sa ganun ay mga kaganti nga daw sila sa ginawa ni Moira sa kanila. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan mamaya. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. At yan lang po aking panibagong latest update today. At huwag niyo sana kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Bye-bye!